Welcome back to our channel. So sa mga bago sa aming channel, I am Emma. I am an international student here in Canada. So I am taking up Legal Assistant Diploma at Southern Alberta Institute of Technology or SAIT dito sa Calgary, Alberta. So update ko lang kayo guys kasi nga ito na naman, 'di ba? Bayaran na naman ng tuition. So currently guys, I'm an incoming second year student na dito sa SAIT. Actually, yung course ko na Legal Assistant Diploma is a two-year course. That's why in this coming September, so that will be my third SEM or third term kung tawagin dito. So, yan, syempre, diba, bayaran na naman ng tuition. And magkano ba yung tuition natin ditong mga international students sa Canada? Bago natin i-discuss kung magkano yung binayaran natin for the third term natin dito sa program natin. So, actually, kwento ko lang yung mga ni-register kong subjects. Kasi pagka-register ng subject, doon matitrigger na due na for payment yung tuition fee mo. So, unless and until hindi ka pa nagre-register, hindi pa mag-notify sa inyo na kailangan mo nang bayaran yung tuition fee mo. So ako, kung nag-register ako like few days after na nag-open yon, kasi nga if you are watching our vlogs before, naghahanap kami ng malilipatan. So naging consideration ko rin bago ako mag-select ng mga schedule for my third term is yung location ng bahay namin. Kasi kung dito sa apartment, yan, this is our apartment, yan, ito yung apartment namin. Ito yung harap. So, kung lilipat kasi kami, so, may iba rin syempre yung timeline natin, yung mga hatid sa daycare. So, yun yung naging consideration ko bago pa ako nag-register for my subjects. So, ano-ano ba yung mga subjects ko for the third term? Kasi may mga naku-curious din, ano ba yung Legal Assistant Diploma, ano ba yung mga subjects na tinitake ko. So, for this third term, ito yung mga subjects na aaralin natin ngayon. So, first one is Legal Transcription. Second one is Legal Writing 2. Third one is Litigation Law 2. Then, Organizational Behavior. And finally, Real Estate Law 2. So, yun yung mga associated na sa Canadian law, ha. So, even if wala tayong background sa Canadian law, so, bago yung mga laws nila, actually, sa Philippines, kahit napag-aralan natin yung mga laws doon, wala tayong naging subject na real estate in the Philippines. Dito meron silang subject na real estate 1, real estate 2. So, ayan, pinag-aaralan natin yung sa seller side and the buyer side. And hopefully, magkaroon tayo ng good base, diba, sa knowledge natin sa real estate kasi nga magiging mahalaga yan when we buy our future house. Sana, hopefully, ipagkaloob ni God sa atin later on na magkaroon tayo ng bahay also here in Canada. And makakatulong, of course, yung knowledge natin in real estate law kapag later on, mag-decide na kami bumili ng bahay. So, anyway, ayan, dako na tayo doon sa tuition fee. So, alam naman ng lahat na mahal talaga maging international student here in Canada kasi yung cost ng tuition fee namin as international students ay 3 times ng cost ng mga tuition fee ng mga domestic students. So, yung mga domestic students dito, yung mga PR na and citizens. So, kaya yung iba nagmamadaling ma-permanent resident kasi nga makakalesen sila ng cost sa tuition fee kapag permanent resident na sila agad. Pero tayo naman, may timeline tayo, kanya-kanyang timeline yan, and na-i-budget na rin natin yan, or na-i-alat na natin yan, or na-iset na natin sa mind natin na ganito yung tatahaki nating timeline, which is magbabayad tayo ng full tuition fee for 2 years. So, ngayong third sem, nagbayad tayo ng tumataginting na 8,670 Canadian dollars. So, that is for the third term. So, katumbas nun in Philippine peso is 364,140 pesos. So, malaki-laki yun guys, no, diba? Parang sana sweldo na yun sa Philippines. Tapos tayo, ginagawa nating tuition fee here in Canada. Pero, yun guys, no, sa mga international students, alam ko na pare-pareho kami ng same goal. It's a matter of investment. Siyempre, sino ba naman yung mag-aalat ng milyon para dito sa pag-aaral sa Canada if not for the greater good, yung mga purpose or reasons natin why we went here in Canada. So, since naka 3 terms na tayo, so tatlong 8,670 Canadian dollars na yung naibabayad natin. And that is equivalent to
26,000 and 10 Canadian dollars. Or, yan, sorry ha, nagko-convert ako. Para rin yan, may idea yung ibang nagtatanong magkano ba yung tuition fee ng mga international students. So, ang equivalent ng 3 terms ko. So, hindi pa yan tapos ha. May 4th term pa ako and meron pa akong 1-month practicum. So, in equivalent for 3 terms, ang nabayaran na namin ay 1,092,420 pesos. So, that is tuition alone. Wala pa yung books na pinapabili nila, yung mga online or software na pinapabili sa amin ng mga professors namin. So, yon yung mga extra-extra pa. And hindi pa dito kasama yung cost of living na dapat i-ready ninyo kapag pumunta na kayo sa Canada para mag-aral. So, yun yung for 3 terms. So, sabi ko nga, meron pa akong 4th term and meron pa akong 1-month practicum. So, sa 1,092,420 na to na sinabi kong nabayaran namin as of my 3rd term, yan, hindi pa tapos ang laban. So, mag-iipon pa tayo. Kasama ko si Alwin na asawa ko. Mag-iipon para sa aking 4th term kasi another 360,000 na naman yon. So, mostly mga ganong range yung price na naman. And then, meron tayong 1-month practicum. So, iba-iba yan. Alam ko sa business administration, wala na silang 1-month practicum. So, ako merong, after my 4th term, meron pa akong 1-month practicum and another bayaran na naman yon. So, ganun guys yung halaga. And actually, thankful ako, last November 2022 ay nakapag-work ako dito sa Nordstrom. So, since November yan, December, January, February, March, April, May, June, 7 months ako nakapag-work and nakapag-ipon din naman ako ng pera para sa tuition ko dito sa Canada. So, basically, hindi namin nagalaw yung savings namin or yung pera na baon namin from the Philippines kasi ako ay nakapag-work, diba? Ginol ko talaga makapag-work para may maitulong sa pagbabayad ng tuition ko. So, meron naman ding work talaga si Alwin, although sinasabi nga natin na medyo mahal yung cost of living, lalo na ngayon, diba? Yung usually nga, yung mga rate na ng rent dito sa Canada, kalahati na yun ang isasweldo mo or more than that, yung kailangan bayaran. So, kailangan talaga minsan yung mga partners natin nagkakaroon ng double job or even yung mga student nagdo-double job na rin. Lalo na sa mga allowed na mag more than 20 hours. So, again, yung mga allowed na international student na mag full-time work ngayon is that yung mga nakapagpasa lang ng student permit application on or before October 7, 2022. So tayo, nagpasa kasi tayo around April 2022. So qualified tayo mag-work ng full-time until December 2023. So kung nag-submit kayo ng student permit application after October 7, 2022, so hindi kayo allowed for full-time work. If student kayo, limited lang kayo sa 20 hours na work during your classes. So, except syempre yung mga term break na pwede kayong mag full-time work. So, ganun guys. Actually, na, diba, if you have watched our past videos, ako, even if I'm thankful nga sa work, yun nga, diba, unfortunately, we got terminated kasi yung company na pinag-workan natin ay nagsara due to bankruptcy. So, yan, another struggle ulit para sa mga student na kagaya ko ay yung maghanap na naman ng panibagong work. Kasi, syempre, as a student, syempre, partner tayo ng mga open work permit holders. Kailangan rin nating tumulong sa pagbabudget dito sa Canada kasi nga mahal na rin yung cost of living. So, makakatulong talaga if mag-work din kahit papano yung student dito sa Canada. So, para na rin bigyan kayo ng idea bakit pag ganito kamahal yung tuition sa Canada, ipapakita ko yung breakdown ng 8,670 Canadian dollars for that one sem. So, 364,000 yung tuition ko. So, ito yung breakdown. So, papakita ko na lang in the slides. So, campus or recreation athletics, so $103 yung charge noon. And then, student association fee, $146. Student dental plan fee, so $79. Actually, pwede ako mag-add dito for my husband and son. So, hindi ko pa na-addan, maybe later on, and until the designated date na allowed ako mag-add. And then, student health plan fee, $86. And then, universal transit pass student, $160. Ito yung bus pass namin. So, pwede akong sumakay ng bus or train na wala ng additional cost kasi kasama na yon sa tuition ko. And ang binabayaran lang namin sa tuition ay $160.
And then there is a student technology fee of 105.50, and then student support fee na 105.50. Then ito na yung tuition fee namin for legal assistant diploma course, that is $7,885.35. So yan, a total of $8,670 yung binayaran natin for this third term. So ganun din yung mga previous terms ko. So ganyan, times 3 nyo na lang yan, ganyan na yung nababayaran natin as of this date. Ayun yung composition ng tuition fee natin. Bakit ganun kamahal? So may mga additional costs, mga extra expenses, mga fees, ganyan. So all inclusive na rin. So nasa sa inyo na or nasa sa amin na if mag-additional pa kami para ma-include yung partner namin and yung kids sa student health plan namin and student dental fee. So, yan. As of now, hindi pa ako nakakapag-add. Maybe later on. Kasi maganda na rin na included yung family mo if, kunwari, yung sa husband mo, hindi siya 100% covered ng insurance niya. Kasi nga, dito again, mahal yung mga dental na yan. So, dapat maganda covered ng 100% yung mga costs dito sa Canada. So, about the tuition fee, guys, itong pinakita kong tuition fee ay tuition fee ko lang sa SAIT, so under the Legal Assistant Diploma Program. So, iba-iba yung tuition fee per program, iba-iba rin yung tuition fee per school and per province. So, may mga province din na cheaper yung mga tuition fee at hindi aabot ng ganito kalaki. So, search na lang din kayo in their website, check nyo rin one by one kasi iba-iba rin per program. Yun lang, guys. So, I hope may nakuha kayong magandang information about this topic sa mga nagbabalak maging international student. Meron na kayong idea about the tuition fee that we are paying here in Canada. So, yeah. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Bye!